is Bannon. Ng ating cute boys. Johit kagad at tinanggal nila dito mga idol. Et na makatambay, one and another. Siyempre makatambay. Nako, indeed, I respect ban from the side ng ating cute boys. Banning that link, avoiding KSNYM, avoiding Nasty Coco on having that link. Same thing din dito makatambay. Another ban for that Johit. I'm really not sure makatambay why they keep banning that Johit. Alam natin na KSNY, one of the best users of Johit dito sa ating liga. Pero 1M dito, having this Paquito, Tokto, yes, mga tambay, nako, eto na, ginamit na, nilabas na, Paquito rito, sa talagang cute boys, ano kayong lineup ang ipapakita sa atin this time around, will they stick sa kanilang mga comfort heroes, or may papakita ka ba silang bagong lineup, as you can see, KSNY, seems like aiming to get this Franco, pero hindi, Minotaur, I really don't think so, but eto, this time around, cute boys, ang magkakaroon dito ng Eve, at syempre, Sika, once again, will use his Alice, pero eto, Noxious, nako, eto na, epic ban indeed mga katambay and well known din sa paggamit nga ng Roger, avoiding cute boys on having that Roger. So this is a very good choice. Pero eto na, third pick dito, Shybel. Yes, Parsa. Yes, eto na, mahahawakan ng aban. No, Kagura ang magiging choice dito mga katambay ng ating Kira. Samantala, cute boys naman para sa kanilang third pick. Ang daming open dito, pero I think they're going for core na dito. Mabad pa. Pero tank. Two. No ball. Pero Hayabusa. Your team is banning. At eto na. Para sa ban nila dito mga idol. Lunox will be the priority ban. And Parsa. Tingnan natin kung i-commit pa nila yan. Kagura dito can be at post 2 or post 2. At eto. Tingnan natin mga idol. May burst potential sila dito. Take it naman ang sagot dito ng cute boys. Your team is banning. Para sa kanya ng crowd control at crack nga dito ang binan dito ng ating cute boys. Nako, eto na nga mga katambay for the ban naman ng ating 1M. Let's see sinong ibaban nila dito mga katambay. Well, cute boys dito, wala pa silang gamit ka ng ating KSNY. Oh, Peach Popolin Koopa is available. Well, they ban na Popolin Koopa. But let's see, Koopa is available as well. Ginamit yan kanina. Pero syempre, much better nga naman to ban that Chu. Well known sa paggamit nga ng isang KSNY sa kanyang Chu. So, eto, another Koopa for the side ng ating cute boys. Para nga sa ating KSNY. Samantala, 1M dito mga tambay para sa kanilang second, fourth and last pick. Shybel and Louie, wala pang hero dito. Well, sino nga ba? Post 5 and syempre ang ating post 2. Well, Lunox is still available. They can take that Lunox. And for the post 5, syempre Popolin Koopa. Pero eto, I beg to disagree with this hero. Wala kang huhulihin dyan. Hayabusa hindi na uhuli. Yung ating Shera Nari na ako, hindi natablan ng CC. Eto naman, may flowing blood out. Tapos yung blood out niya, pabor pa sa kanya pag hinuli mo. Nako, nakasmali tayo dyan. Well, siguro kung core ang balak niya rito at kung cute boys nga natin planning to use a hero na walang panakas dito. There you go, Benedetta. I think, yes, okay naman dito yung fatal links. Pero yung point nga, sino nga huliin mo dyan? Ako, nasa mali yata yan. But anyways, guys, eto na nga tayo sa ating game number 2. Simulan kagad natin to. In 3, 2, 1, let's go! Wala naman nangyaras. At ito na mga katambay, syempre pause muna tayo. At syempre mga katambay, nako, ito na, showing their phones, both teams natin, making sure na sila nga po gumagamit sa each and every hero na ginagamit dito sa ating torneo. At ito na, let's get back into the game. At ito na mga katambay, bakbaka na. Ito ay mga katambay sa ating game number 2, best of 3 series, 1M laban sa ating cute boys. Mainit, malupit ang bakbaka na ating masasaksiyan. So alpang hinihintay nyo mga katambay, ito na ang tamang pagkakataon para syempre i-share, i-like at i-follow ang ating page na Tambay TV. At the same time, itagpo ang iyong tatlong tropa para lagi kayong magkaroon ng chance sa manalo 500 pesos via GCash. Yes mga katambay, mimigay tayo 500 piso via GCash sa oras na umabot nga po ng 500 ang ating mga viewers. At the same time na ako, i-download nyo na rin ang napakalupit na application na collect nyo. Like natin lahat, like up! And syempre mga katambay, nako, ito na, napakainit na game number 2. Nako, habang nagpo-formahan pa, magkabilang kupunan, pakilala natin ang ating mga malulupit na players.
Port side nga po ng ating 1M. Tog-tog gagamit dito ng kanyang Pakito. Pero may engagement dito sa ating middle lane matambay. And first blood going favor ng 1M. Naispatan ka agad doon ang ating Eve. Siyempre, Noxious naman dito sa kanyang Roger. Nako, this time around, let's see ano nga ba magagawa ng Roger ng ating Noxious. Kira naman para sa kanyang Kagura. Shybel naman po para sa ating Lunox. And Louie sa questionabling Atlas dito. At ito na nga dito para sa ating laning phase dito. Lunox laban dito sa ating Ali sa ating gold team. And Kagura, Atlas, and Roger para sa ating middle lane. Katapat nila dyan si Eve, Hayabusa, at saka syempre ang ating ka-ating Kufra dito. And top lane naman dito yung gold team Pakito laban dito sa ating Benedetta. And syempre sa team dito ng cute boy, sorry, Sharon Nari para sa kanyang Eve. Check na Sika para sa kanyang Alice. Na si Coco para sa kanyang Hayabusa. Kesenoy para sa kanyang Kufra. And Fizzy para dito sa kanyang Benedetta. Nako, eto na nga mga tambay. Louie rito at his Ben at his Atlas. Well, I really don't see mga tambay sino mauhuli ng isang Atlas dito. Considering dito na kung napakaraming panakas indeed. Especially Sharon Nari, hindi siya pwedeng huliin. Same thing din, pero eto, Nasty Coco with his nako shadow kill. Pero Nasty Coco mapipitas dito. Wala siyang shadow clone indeed. At wala na siyang means doon para makatakas. At dalawa kagad napapabaksak mga tambay nating 1M. Well, from yung mga tambay, Noxious dito, well-known at medyo maganda gumamit ng isa Roger. Considering mga tambay na he is so aggressive. So nako, Roger talaga mukhang suits sa ating Noxious dito. Surprisingly, ngayon niya lang naisip o ngayon ko lang nakita rather na gumamit nga dito sa ating torneo ng isang Roger, isang Noxious. Pero ito, tuloy pa rin sa pagkuha ng Turtle kahit may apat na membro na magkocontest dito. But Noxious, nako, securing the Turtle mga tambay. Pero ito, PC delikado and he will fall down. 3-0 na, bakbakan natin. Pero Toto, nagmamalalim dito na paano ka dyan, ay pa umatras. Nako, delikado, kalagayan dito. Flame shot sa mukha, flicker in, baksak dito ating Eve. Pero ito ang ating Nasty Coco. Nako, talagang manhid na manhid, ayaw tumulong kahit dalawang hakbang lang ang depression niya dito sa ating engagement. Shadow kill na kung ginamit na rito, pero hindi mo mapatay yan. Malabo ka dyan, the shurkintos mo hindi naman tumama. Pero eto na, Noxious dito on his way. Nako, providing vision indeed mga tambay. Toto rito kung nasaan nga naman ang ating Hayabusa, pero hindi niya naabutan yan with that shadow clone. Tama ka dyan, Yako. At eto na nga dito, middle lane natin dito, Kagura. Eto, try to defend the middle lane dito, pero if dito ako na makapag-clear. Pero eto na ang ating Noxious dito, makakaamoy pa. I think yes, because of that normal attack coming from the human form, ay mamamatay na dito si VC para sa kanyang Benedetta. And out na rin dito ang ating Toto para mabalik kagad dito sa kanyang linya. Pero dito sa ating middle lane, KSNY, nandiyan ang ating si parang Sharon Nari. And tingnan natin, didepensa muna, pero maganda position dito ng ating Kufra. Level 4 na rin yan, binatuan dito ng payong kapatid. At naispatan nga dito ng ating Kagura. Bouncing baby boy na lang muna dito para sa ating Little Wanderer. Yes, mga tambay. Well, cute boys dito, well-known mga tambay sa kanilang comeback mechanics, sa mga turnaround plays na ginagawa nila. So, it doesn't mean na nakauna 1M dito, sure na naman nanalo sila. Especially mga tambay, concerns dito sa ating lineup. Yan na mga tambay na ako, baksak na naman dito ang ating KSNY. But Louie will fall down as well. So, nakabawi na, nakapatay na kahit pa paano mga tambay. Unang patayin din ng ating cute boys dito sa loob ng 4 na minuto. 6-1 score lane natin mga tambay, and very clear 2K goal difference in favor yan ng ating 1M. So, medyo malaki na nga naman kalamangan nila dito. Pero as you can see with this lineup mga katambay, Benedetta kaya nyo sumigway dito. Same thing din sa ating Pakito. So wala tayong questionable dyan mga, wala tayong question in terms of segway, but in terms of damage output, they got Alice in terms of late game. Of which mga katambay rito, parang minus 1 sila. Dahil Louie rito with the fatal links, wala nga siyang kayang hulingin dyan. Considering mga katambay, wala namang magdidikit-dikit dito na tatlong hero para may mahuli pa ang ating Louie dyan. Well, okay naman dito kung tatargetin niya isang Nasty Coco. But with that shadow kill, I'm really not sure mga katambay na machichempoan niya isang Nasty Coco with that fatal links. Not unless early stage of the game. Yes, syempre medyo madali pang champuan yan early stage of the game. Pero mamaya sa mga collision, medyo malabo tayo dyan. But eto, another turtle na naman mga tambay for the side ng 1M and uncontested 1 talaga naman na, oh eto na, nagkapasok ka na, Tyrus Revenge ginamit na, pero wala nang gagawin kay SNY dyan. Mukhang takbuhan muna Sir Chip dito. Pero eto, nako, balik lang rotation indeed, tatlong miyembro ng ating 1M. Kira dito, na-secure niya dito ang ating Clock of Destiny para dito sa kanyang position score na Kagura. Pero wait lang, payong kapatid, bintaw na dito, pero papasok ba? Lunox strike the burst down, mamamatay dito ang ating Benedetta, the damage.
sobrang laki para dito sa ating Lunox with Double Dark. Talaga naman babunit at kukunit ang ating parang Shybel dito, ang ating Hayabusa dito. Naghahanap ng mga pick out, pangganting api, pero wala siya makikita dyan. Bottom lane, sinisecure na dito ng ating One. And Noxious is there, Shybel as well. Kira, nako, ang backline natin, nandiyan na rin si Louie. Tingnan natin kung may magdidepensa pa dito sa ating second tower sa bottom lane. Oh, itutuloy at itutuloy nila to. Nako po, binigay na nga dito ng ating cute boys ang ating bottom lane. Nako, this is a good team pa rin mga tambay for the cute boys dito. Knowing na wala pa silang means dito to re-engage dito sa ating 1M. Pero ito, Fatal Links na wala nga mahuhuli. Ito na yung sinasabi natin. So, delikado na Louie rito and he will fall down. Pero ito, Vendetta running low. Pumasok na Noxious dito. May abutan. Yes, PC will fall down. Pero may abutan pa ba? Dahil ito, 4 katos. Wala na. Baksak na rin dito mga katambay ang ating Sierra Nari. Maganda pinakita rito. 2-for-1 exchange in favor nating 1M. But the good thing is cute boys dito. Hindi sila nakikipagsabayan sa tempo na gusto ibigay ng ating 1M. As you can see, pumasok sila sa bottom lane dito. Well, kaysa dumipesa, pero eto nakasig na shadow kill dito. At baksak na ang ating nasty Coco. Pero eto, Kira, 1-hit na lang, makakatakas pa. And he can walk away to safety sa kanilang base. Syempre, to get his mana and to get his life. Pero eto na, 3-man rotation coming sa ating cute boys. Nako, okay na sana na hindi sila nakipag-counter-react indeed mga tambay sa aggression nating 1M dito. But the sad story mga tambay, napitasan pa rin sila, tatlong miyembro. So kaysa naman na napitasan kayong tatlong miyembro, parang mas maganda pa kung dumipensa sila kanina sa kanilang tier 2 turret. Pero eto naman mga tambay, agresibong Toto nandito kasama Noxious natin. Trying to take down the turret mga tambay sa ating middle lane. Pero hindi man nila itimpupus ang issue dyan dahil the turtle is up for grab and this will be the last turtle for this match. At mukhang pupesto na kagad to ng ating Noxious. But this time around, it seems like they're planning to contest this turtle mga katambay. Nako, eto na, kaysa ball na pumasok dito at kalahati bawas mga katambay dito sa ating Sierra Nari. Pero 4 katos, bibitawan na ba? Pero wala na, it seems like another uncontested turtle for the third time makukuha yan ng ating 1M. And this na nga ang ating Toto dito, keep on showing kung bakit nababan dito ang ating isang Pakito. Look at that, sitting with 2 kills, 0 death, 3 assists. Para sa 10 bakbakan na meron siya dito, 50% participation compared dito sa ating si Fossey dito. Sitting with 0 kills, 4 death and 1 assist para sa kanyang Benedetta. Talaga nga naman mas hindi nagiging effective dito si paring Fossey dito. Alam natin na pwede siya magpugak dito. Tulad nga sinasabi ni Yako Monte dito. Pero the thing is, lagi siya napipick up dito. Pero Atlas trying to close the gap. Pero kukuha lang sila ulit dito ng kanilang another tower. That will be a 4th tower down para dito sa ating cute boys. And little wonder para sa kanilang movement speed. Tingnan natin Cobra dito. Nako, tumalun na. Pero yan, may ano yan, may immortality. Wait lang, baka makasetapan sila dito. Pero ang ganda ng bait dito. Pero natunugan dito ng ating 1M na may tao sa Damoski. At eto na mga idol, Rebop Seed nagkakagawa na. Kinalmot na dito ni Parang Noxious. Pero marereset na yan. Cobra goes inside. Nako, miscommunication. 4 katos na ibitaw na nga dito. Pero wait lang ha, mag-disengage siya muna dito ng ating 1M. Wala na sila dito ng ultimate coming from your Eve. Nako, pulasan muna dyan mga kapatid. Nako, the good thing for cute boys mga tambay, they still has the one true carry indeed mga katambay na medyo doing good naman in terms of farming. At hindi pa nga napipick up dito. As you can see, Alice dito, still, naku, hindi pa siya napipick up. So, one true carry indeed from the side ng ating cute boys. Meaning to say, mayroon pa rin sila ditong inaasahan to deal damage mga tambay and to turn around the tide in their favor late in the game with that Alice. Not to mention mga tambay, meron nga silang Hayabusa na hindi naging epektibo rito. But still, kaya nito mag-segue still mga tambay, especially mga tambay sa kanyang Shadow Clone. Medyo safety siya. Eto na, flowing blood in, hindi nga itutuloy. At eto pa nga problema, tulad ng sinabi natin mga tambay, 1M has that Atlas. So, naku, parang minus 1 din sila dito. Atlas, wala tayong aasahan dyan in terms of damage. Talagang fatal links lang ang matindi natin inaasahan dyan. Pero kung wala siyang mahuhuli, mga tambay, naku, magiging punching bag siya dyan. He will be an easy target indeed from the side ng cute boys. But eto, because of that Lunox, once again, bursting down this Lord at napakabilis. But anyways, kahit wala mo silang Lunox dito, it seems like cute boys naman is not planning to contest this Lord. At syempre, secured na nga yan for the side ng ating 1M. Well, let's see nila matamay maya-maya na konti sa depensang gagawin ng ating cute boys. Makakabasag ba dito ang ating 1M? But I think they're just planning to take down those tier 2 turret. Pero to Noxious, masyado ka na naman nagsosolo. Nahuli ka na naman dyan. Ito ang problema mga tambay. Flame siya dito. Tumama na. Flowing blood out stand dito. Nako, makakatakas indeed. Yan ang problema talaga ng isang Atlas.
Vitalix nang inaasahan, pero eto sabi, dalawa lang yung umaabot sa atin. Patulan natin yan. Eto na, baksak na, draw member. Pero eto, pumalag pa pa kito. Mukhang 5 kamote yung nagbabadyang mangyari rito. Dahil eto, nagkapahalaga na. Delikado, naas ni Coco. Sinipak dito nating Toto. He will fall down. Pero baksak na rin mga tambay rito. Ang isang miyembro nating 1M. Mag-isa ka na lang. Anong gagawin mo? Walang malakas sa apat. Kahit anong sabi mo, flicker out dito. Hindi uubra. Pero eto, nauntog pa. But the problem is, walang de-depensa. Kaya hayaan nila makatakbo ang ating Toto. And 4 men down sa side ng ating 1M. That is the problem, mga katambay talaga dito. Kahit ano pang kalamangan, kahit ano pang kagandahan, pag napitas ang core nyo rito, sigurado na kung magiging useless nga ang ginagawa nila dito, aggression, ang ginawa nilang early plays, lahat yan magiging useless pag nakabawi na ang ating youth boys. Tama dyan, Yako Monty. At ito na nga sinasabi natin dito, unti-unti na nga dito dumidikit ang ating cute boys, but the good thing dito sa side dito ng ating 1M Mega Crips, and meron sila dito Turtle, ay meron sila Lord dito that time, at makakapatay pa sila dito ng ating Hayabusa. Kung wala silang Mega Crips nun kanina, sigurado pwedeng bumawi dito ang ating cute boys. At ng puwersa nga dito ang tropang cute boys na dumipensa muna, at yun, di muna sila aabante. Yes, pero et na mga tambay mo ang balak tumulak dito, pero medyo delikado yung balak nila mangyari considering mga tambay na wala isang Nasty Coco, pero wala namang magiging damage output ang isang Nasty Coco, so parang wala namang nangyari rito sa ating cute boys. Kaya nalang dipesa 4 katos nilipag na disengage syempre para sa ating 1M. Matrasa muna, matrasa konti rito, at tignan natin na ako medyo delikado. They're trying to prolong this game, at in case nga na umabot sa league game to, mga katambay, I do favor that cute boys lineup for having that Alice together with Benedetta. As you can see, mga katambay, rito ang ating 1M. They got syempre ang ating Kagura, which is an ulti dependent. Shybel with that Lunox, another ulti-dependent hero, and not to mention Louie with this Atlas, of course an ulti-dependent hero, at syempre Noxious Tokto. Yes, okay naman sila dito, meaning say kaya nila makapagsuntukan, but the problem is after ma-pick up niyan dalawang yan, yung tatlong matitira rito, kailangan tumama ng ulti nila or else walang gagawin yung tatlong maiiwan. So in terms of league game, I do favor the lineup of good boys. I'm sorry to say Japan sa ating mga 1M. As you can see, Benedetta rito, yes, nako, can deal a lot of damage, and kayang-kayang sumigwing nito safely. Hindi siya basta-basta mapipitas. It will take 3 heroes para mapitas ang isang Benedetta, at syempre Shera Nari rito with the slow effect. Pero eto, nako, naabutan nga ating Toto. Saan ka pupunta Toto? Pero ito, nakapag-1v1 dito sa ating Fizzy. Tamang atras, tamang takbuhan lang, at tignan natin mga katambay anong magagawa nila dito. Maya-maya kapirasong konti sa ating bakbakan, magkakapasokan ba Kenshin dito mga katambay? Kenshin Y providing vision, indeed nangunguna, pero top lane kailan dumipensa. Tamang atras muna rito ang ating cute boys. Sika, tamang depensa with his Blado dito, at habang wala nangyayaring bakbakan, item check muna tayo. At ito na para sa item check natin dito sa ating core. Meron na Windtalker, War Ox dito, and syempre Endless Battle and Brute Force para sa ating Roger Racker, para sa dito ng ating Hayabusa na medyo lugi-lugi dito. Endless Battle and Malefic Roar and War Ox and Boots pa lang dito para sa kanyang hero na Hayabusa. That item check is brought to you by the one and only Yaku JR. Let's go. At ito na nga, may Yaku dito ang ating top lane. Atlas dito providing vision. Unahan niya na dito ang ating Kufra. Roger is there. Sidel as well. Pero ito na nga, kiniclear lang muna nila dito lahat ng push, kasi nga mag-up na dito ang ating Turtle, ang ating Lord. At ito na nga, simula na nga dito, nabuhay na ang ating second Lord. At ito na nga, inuunti-unti na dito ng ating Noxious ang ating Lord dito. Airborne, tatama ba? Hindi. Pero ito na, napakalambot dito ng ating Lord. Paing kapatid, binigay pa nga doon. And Endless Battle ang pinili dito because of that gold na coming from your Lord and Demon Hunter Sword para dito kay Noxious. Yes, pero eto na mga tambay, another Lord for the side ng ating 1M. They managed to secure the level 2 enhanced Lord. Will this be enough? Kaya ba tapusin? Well, let's see mga tambay, 4 kantos together dito ng ating Blood Ode. Tingnan natin kung kakayanin ba tunawin ng ating Lord o makakabasag ng aba o matatapos na ang ating laban, and will be having a game number 3 kung sakaling mananalo nga rito ang ating 1M. But ito, Louie na una rito. Well, let's see kung magkakaroon nga ba ng set. Flicker, yes, available. Pwede-pwede para sa kanyang Fatal Links. Pero ito, naku, pumasok na. Blood Ode activated, flowing blood as well. Pero ito, Fatal Links, wala ka nga sabi mahuhuli dyan. Nasa mali tayo dyan, but still, they managed to take down mga tambay ang ating turret dito. Pero eto na, wala ng Fatal Links mga tambay. Louie, wala nang gagawin dito. Nako, eto na, let's see mga tambay. Target dito ating Lunox, syempre, at ang ating Kagura ng ating cute boys.
Pero mukhang wala nang aggression na manggagaling mula sa 1M. Pero eto na, apat na meron. Pass dito. Nag-ulti na matambay ang ating Lunox dito. Pero walang tatamaan. Blowing blood in. This is the perfect time para pumasok na ang ating Sika. Pero hindi niya itutuloy yan. Kailangan nilang dumipensa. Siyempre mga tambay, Macho Guapito, minion dito na ating 1M indeed. Pero tignan natin, hindi pa tapos ang laban. Malefic Roar is up para sa ating Toto Rito. Maganda na equipment both teams natin. Ito na, late game na. Magkakaalaman na talaga. This will be a matter of execution indeed mga tambay. Although 1M dito with a 7k gold difference, they managed to take down that 33 turret sa ating middle lane. Pero hanggang dito na lang ba? Aatras na ba sila? Masaya na ba sila sa kanila basahan na kanilang level 2 enhanced lord? Well, okay pa naman siguro mga tambay considering na kaya nilang i-burst down ulit ang ating level 3 lord kung mag-aantay pa ulit ang ating 1M or hoping ba sila na makapag-pick up nga rito ng miyembro ng ating cute boys. Malalaman natin yan. Kalma-kalma lang tayo mga Sir Chief. At ito na nga dito, formal rotation coming from your cute boys dito. Atlas dito, mapoprovide dito ng vision na yun ang ating Benedetta. Pero ito na nga, nasty call ko. Abang-abang lang dito sa Gedli. Pero ang ating Eve and ang ating Kufra, they're expecting na may tatawid dito sa ating Lord Beat. Pero wala na dyan, masyadong malayo dito ang ating 1M. And ang ating Kagura, laging kasama niya dito si Paring Louie. They trying to do the dito the best combo na kaya nilang gawin dito. The Payong Kapatid and the Fatal Link. Tingnan natin kung magkoconnecta ba yan. Siyempre, the same thing with the core with the position 4 and position 5 dito ng ating cute boys. At tignan natin kung maging effective ba dito ang ating word manipulation at saka siyempre yakap ng ating Kufra. Pagandahan lang ito ng execution but ng ating Alice dito. Talaga naman pupunit na dito sa ating backline. Konting ingat pero conceal dito na provide na dito ng ating si Paring Atlas. Makakita ba? Hoy! Bulakaching! Dalawa dito! Makatak niya ba? Pero sinapak na dito. Pero wait lang mga idol dito. Ang ating Eve dito closing the gap. Pero ito, the slow is so good para dito sa ating Eve. Share Nari, pero flicker na kagad din si Paring Louie. Ito na. Nako, hindi niya na itutuloy yan mga idol. Medyo lugi sila dyan. Pero yung top lane dito, kunti ka na ubusin dito ng ating si Toto. Ah. At ito, unti-unti na naman dito ang ating Noxious dito nag-aantay para din sa ating 49 seconds na mag-a-up ang ating Lord. Nako, eto na nga mga tambay. Shywell getting his blue buff. Siyempre, getting ready dito sa ating magiging bakbakan sa ating Lord Pit. Pero medyo maaga yan. Yes. Mukhang sasakto nga mga tambay na mag-wear off ang kanyang blue buff sa paglabas ng ating Lord. So medyo maaga niyang kinuha yan. But it's better na rin mga tambay, especially hindi man niya masyadong kailangan ng blue buff dito. Okay. Considering na marami naman siyang mana kahit na wala siyang blue buff dito, hindi naman siya mauubusan. But Sika, parang spotted siya dito mga tambay ng ating 1M. Nako, eto na, nagpakita na siya build dito. Trying to bait out heroes ng ating cute boys. Pero papasukin ba? I really don't think so, especially eto na, mukhang unang papasok dito mga tambay ang ating Nasty Coco. Especially kaya naman niya tumakas agad-agad. Mukhang siya ba si Sirip dito? I really don't think so. Pero eto, middle lane spotted nga mga tambay ang ating Pakito. So I think there will be safe. Kaya pasukan muna. Pero grabe, napakasakit. Bawas ng ating Shybel. Eto na, ang ating Louie providing vision for the side ng 1M. Pero yung Lord, mabilis na naman to. Meron bang mangyayaring contest dito? Pero mukhang wala. Pero eto, nagmamadali na. KSNY mga tambay, nako, aabot ba? Pero nako, eto na, pasok na. Tyrant's Revenge ginamit na. Pasukan na, Sir Chief. Pero eto, Quadro Cantos ginamit dito. And still, 1M will take that Lord. Pero pasukan na. Bakbakan ba? Wala silang magagawa to re-engage. Pero eto, Toto. Uy, sarado. Nako, eto, hinarangan na. Takbuhan ba, Sir Chief? Medyo iabutan ba? Pero easy rito. Tumatakbo na. Unlimited dash. Makakapasok sa base yan. Samantala, uy. Nako, grabe naman. Merong elevator indeed dito. Ating Kufra para makawin ng instant indeed sa kanilang base. Pero eto na. Ang ating level 3 Lord, papasok na sa base dito ng ating cute boys. Kakayanin na bang tapusin? Kakayanin na nga ba? At magkakaroon ba tayo ng game number 3? Malalaman na natin yan. Pero ito, batas ng katana, maagang ginamit dito. Halos dito mama sa loob natin mga tambay. Fatal Links for nothing mga tambay. Wala nga siyang mahuhuli dyan. Pero ito, delikado. Nako, baksak dito ating nasty Coco. Nayabusa is down. Pero Louie, ito, papasok na mga katambay. Tignan natin, ako wala ka ng Fatal Links. Nakita kanina yun, nag-Fatal Links ka sa hangin. Pero yung Lord natin dito, matutunaw na. But the good thing is, basag na rin dito. Tier 3 turret mga tambay na ating cute boy sa kanilang bottom lane. Alice at backline dito. Talaga namang saving himself. Huli na siyang papasok dito. Pero magkakatower lock ba? Hirap pa rin dito. Ating 1M, tapusin natin laban. Pero Torre, basag na rito. Magkakapasokan ba? 5v4 situation. Mamagkukushit still down for the next 28 seconds. Pero eto, nako, Fatal Links available na. Nako, delikado kalago. Fatal Links, sinong nahuli? Yes, nakahuli ng isa. Pero eto, may mortality pa ang ating Kufra. And Kufra is down. 3v5 situation. Nako, tower lock ang tropa. And there we have it. 1M will take game number 2. And because of that, we'll be having our game number 3.
Ito na, 1M and Cute Boys dito. Ito talaga naman ay dadali na dito sa ating game number 3. At tignan natin dito mga idol kung sino ang magtatalaga ng ating unang mananalo dito sa ating Best of 3 series. Bali, ang mangyayari dito mga idol ay 2-1 ang magiging score dito ng kung sino win.